What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sang sulok ka man naron sa mundong ibabaw na ito. Makikibasa lang tayo dito sa post ni Ma'am Alisa na sulat ni Attorney Abraham Espejo. Case update po tayo mga kaibigan. Ito, babasahin lang natin. FLM update status mula sa kalasag ni FLM Attorney Abraham Espejo. July 3, 2020. Ma'am Alisa, this answers your question on when can Francis be free. Let me lay down the basic issues. First, Francis was charged with a non-bailable offense. Second, we have a pending bail hearing. Yun yung po yung na-reset, yung bail hearing na pending. Hindi po natuloy. As a general rule, any accused before conviction has the constitutional right to post bail when he is charged for an offense in court. However, if the accused is charged with a non-bailable offense, the accused is denied the chance to post bail, but this rule is not absolute. There is an exception. Yan, mga kaibigan. The accused may invoke Rule 114, Section 8 of the rules, which says, Section 8, burden of proof in bail application. At the hearing of an application for admission to bail filed by any person who is in custody for the commission of an offense punishable by death, reclusion perpetua, or life imprisonment, the prosecution has the burden of showing that evidence of guilt is strong. The evidence presented during the bail hearing shall be considered automatically reproduced at the trial, but upon motion of either party, the court may recall any witness for additional examination unless the witness is dead, outside of the Philippines, or otherwise unable to testify. In other words, the accused may file an application for bail and force the prosecution to present evidence to prove that the evidence of guilt is strong. And if the prosecution fails to discharge this burden, the court will allow the accused to post bail. Ayon, mga kaibigan. We are at this stage now. The prosecution is now being compelled to present witness or else the court will set Francis free and allow him to post bail. The prosecutor had sought 5 hearing dates to present its witnesses for the second week of July and the whole month of August. We will be locked in battle. All the evidence presented at this stage are considered part of the evidence in chief in the main case. Should the prosecution fail to prove anything, Francis will be acquitted. Again, litigation is a process, not a case of instant mommy. Hindi raw yung kaso na instant mommy, mga kaibigan. May process po ang litigation. We are fighting and so far, we are okay. Please pray for Francis. Justice for Francis.
Ayan, mga kaibigan. Ang sulat ni Ma'am Paris, kaya inaantay nila yung hearing na bail hearing na dapat nitong hanggang August, pero umpisaan nitong second week ng July na ang set. Ayan, mga kaibigan. Ayan, bago tayo magpatuloy at itong kaibigan nating si Kuya Totoy TVFLM, ayan, pahag daw po, nagpapapromote sa kanyang small channel. Ayan, mga small YouTuber daw, pahag kayo kay Kuya Totoy. Maraming salamat po sa inyo. Kay Idol Roman Carino, sana tuloy lang po ang suporta kay Idol Roman Carino. Ayan, maraming salamat din. Ayan, mga kaibigan. At yun na nga ang sulat ni Attorney Abraham Espejo na sabi niya ay kapag hindi makakapag-present ng witness ang prosecution ay makakapag-bail na si Idol at ma-acquit na. Kaya yun ang inaantay natin. At yun na nga, may naglalabasan na na mukhang gawa-gawa lang talaga. Talagang itong si pinsan niya ay maraming message kay Idol na ang daming mga nine-name drop na mga politician, at meron pa nga yung isang ballpen na yung ballpen na Big Orange Pinabilia Carbore ay ipapamit kay Idol daw sana, pero hindi naman na ang mga sagot lang ni Idol ay puro thumbs up lang, ibig sabihin parang ini-ignore na lang niya. At yun, sabi nga ni Sekiyama ay nakaprint na po lahat yun, at yun ay papakita na kay attorney kung baga gagawin ng mga defense evidence yun, mga kaibigan. Kaya magantay-antay lang tayo. Basta ipag-pray lang natin na si Idol ay makaligtas doon sa kanyang kinalalagyan. Ipag-pray lang po natin siya, mga kaibigan. At tungkol naman po sa marami akong nababasa sa aking sa inyong mga messages, at lagi nilang sinasabi na dininay na siya ng dalawang Marcos na si Aimee at saka si Bongbong. Eh, pabayaan na po natin yung mga ganung ang isip, pero ito ay batay lang sa ating bubuit. Yung kanilang meron silang privileged communication, ibig sabihin may kasunduan sila. Yung nanay ni FLM, tingnan nyo rin yung nanay ni FLM, hindi rin po yan nagpapakita. Kasi may yun yung tinatawag nilang privileged communication. Wala pong nagsasalita sa kanila. Kasi po, yun na nga yung post ni Dr. Early Ancheta na ang nakakaalam po ay si Auntie Fortuna Marcos Barba, ang bunsong kapatid ni Ferdinand E. Marcos, at saka ni Pacifico Marcos,
yun na nga yung sinabi ni FLM na sina Ate Pinky at nakalimutan ko yung isa, sila ang nakakaalam. Kasi po, kaya po ito'y base lang sa ating bubuhay. Kaya laging dinedenay ni BBM saka si Aimee, dahil sa totoo lang po, wala pong talagang inilihim ng kanyang ama. Kung alam nyo na ang kanyang ama, inilihim niya sa first family. Yun yung privileged communication na tinatawag. Ang nakakaalam lang yung nanay ni FLM at sina Fortuna Marcos Barba at si Pacifico. Kaya totoo yung mga sinasabi nila, Aimee, dahil wala silang alam. Maliban na lang ngayon, siguro ano-ano na lang yun, yung mga hindi direktang ipinagtapat sa kanila ng involved. Kumbaga, yung hindi direktang ganito, eto si Francis, ganito, hindi po ganun. Kumbaga, maaring ang alam na lang nila, sabi naman ni Senator Aimee na kilala namin siya, pero hindi namin kamag-anak. Yun. Ibig sabihin, nagpakilala siya, sabi niya. O, ibig sabihin, alam na. Nagpakilala na siya, pero hindi talaga isinabi sa kanila yung talagang tunay na nangyari. Kasi nga, meron nga sa will and testament nga na inabolis lahat sila. Inabolis po. Ibig sabihin, tinanggalan po sila ng karapatan dun sa will. Si Imelda, si Ma'am Aimee, si Madam First Lady, ang asawa, tinanggal po sa will. Si Madam Aimee, si Bongbong, si Irene, lahat po yan na mga anak niya, na yung anak niyang yung kilala ng tao, yung lantad na anak niya, ay tinanggalan ng responsibilidad sa will, dahil isa lang ang talagang pinag-dasol, nakalagay nga doon. Siya lang mag-isa, yun na nga po si Spiritual Wonder Boy, na maraming hindi nakakaalam kung sino yun. At yun na nga, may mga vlog na tayo ayon sa ating bubuwit na siya na nga si Spiritual Wonder Boy. Kaya talagang hindi alam ni Bongbong at ni Aimee na ganun nga yung privileged communication. Kaso nga po, yung mga talagang nakakaalam ng istoryang ito ay yung dalawang kapatid ni dating Ferdinand E. Marcos ay patay na. Kaya yung pero bago nangyari yung isa, si Marcos Barba, ay 2005 pa naman yun nag-mature, yung last will. Kaya kumbaga, naging CEO na nga ng Marcos Group of Companies si Idol FLM. Kaya kumbaga, na-transfer na. Eh, pumutok lang ito, wala na sila eh. Kaya yung sinasabi ni Dr. Early Ancheta na sina yung kapatid ni yung anak ni Pacifico, si Pinky at saka nakalimutan ko yung isa, dahil yung panganay Nonong ay patay na po, patay na. Kaya yung dalawa na lang ang nakakaalam.
Singapore ang birth certificate ni Idol Francis Leo Marcos ay anak ni Pacifico Marcos, yung tatay nila Pinky na kapatid ni Ferdinand Marcos. Aya yon. Kumbaga sa first family, yung tinatawag nating first family ay inilihim ito sa kanila. Maaring nitong huli nalalaman na lang nila, pero hindi sila pwedeng magsalita about doon dahil doon sa privilege communication. Iyon ang base sa ating bubuit, mga kaibigan. Kaya basta tayo lang ay suportahan natin ang ating idol. Yun na nga. At mayroon na siyang kung magtutuloy-tuloy na ang pagluwag sa atin ng gobyerno para yun sa kanyang nalalapit na paglaya, at magbe-birthday siya sa Quirino Grandstand sa September 29. Yun na nga po. Hindi nyo po ba napapansin yung September 29, 2 plus 9 equals 11, at September 11 din po si Ferdinand Marcos. Kumbaga talagang pinag-isipan po ng dating presidente, talagang na ipanganak si FLM sa September. Kasi nga po, nagpunta sila ng Belgium ng December, doon na iprinoseso na kung paano nagawa yung tinatawag na artificial insemination yata yon. Kung totoo man yon, base sa aking bubuwit. At talagang kumbaga kalkulado na yung petsa na lalabas si Francis ng September. At kung cesarian man yun, yung petsa na lang, basta at kabuanan na niya, mamimili na yung doktor ng petsa kung kailan niya gustong ilabas. Kaya yon, mga kaibigan. Kaya September 11, Ferdinand E. Marcos, tapos FLM, September 29, may hawig sa 11. 9 plus 2 equals 11 din. Naya. Di lalo na sana kung ginawang 11 ay obvious na po. Hindi po ba? Parang reincarnation na ang nangyari. Pero may mga yun na nga ang inilagay pa ni President Marcos na kapatid nila ni Rizal sa ibang daigdig, si Spiritual Wonder Boy. Kaya mahiwaga talaga, mga kaibigan. Kaya halos lahat nahihiwagaan, at lalong-lalo na ang mga Satanas na talagang kahit anong gawin ay bahala na sila. Kasi yun na nga, Satanas, siguradong gawain na nila yon. Kaya wala na tayong magagawa dun kahit anong paliwanag. Kaya ito'y para sa ating mga supporter ni FLM, ay patuloy ang ating suporta, maging sino man siya. Ang importante ay mahal niya ang mga mamamayang mahihirap at lahat ng Pilipino. Tingnan mo nga naman, itong isa na labas na labas na yung mga ebidensya sa alam niya, yung mga conversation nila sa Messenger, nandun lahat pero ayaw pa nilang ilabas. Blank pa ang mga pangalan. Hindi pa nila, kasi may tamang panahon nga daw. Kumbaga inaantay lang nila ang paglabas ni Idol
dahil nakakasiguro sila na pag lalabas at lalabas si Idol, dahil malinis ang kanyang konsensya na wala siyang ginawa at mga fabricated lies lang ang mga kinakaso sa kanya. Kaya hanggang sa muli, mga kaibigan, Roman Carreño LTV, sumusuporta sa ating idol FLM Francis Leo Marcos. Magbabalik.